alain nyo nga naman, oh, bagyo agad ang sasalubong sa unang araw ng eskwela sa Lunes. Lalong lumakas po ang bagyong Ambon na huling nakita 190 kilometers northeast ng Beraca, Tanwanes. May lakas itong 65 kilometers per hour at bugso ng hangin na aabot sa 80 kilometers per hour. Nako, masisira ng ganito kalakas sa hangin ang mga tanim at mga mahihinang klase ng bahay. Pero base sa ating Metro Weather Tracker, malaki po ang chance ang lumiis ito papuntang Japan. Yun nga lang, posible itong lumakas ngayong weekend. Bukod kasi sa napapaligiran ito ng malawak na tubig, pinalalakas pa ang bagyo ng hanging habagat. Okay, nakataas na po ang storm signal number 1 sa Catanduanes, Camarines Sur, Camarines Norte, Polillo Island, Aurora at Isabela. Kaya mga kapatid, di malayong bumuhos dyan ang malakas na ulan sa unang araw ng pasukan. Bukas pa nga lang na umaga, asahan na ang ulan sa Cagayan Region, Cordillera, Ilocos, Gitnang Luzon at Bicol. Sa gabi, posible rin bumuhos ang ulan sa Negros at Zamboanga Peninsula. Tanghali ng Linggo, ulanin na malakas ang malaking bahagi ng Luzon. Pero na lang ang Southern Tagalog at Bicol. At sa pasukan, posible rin bumuhos ang malakas na ulan sa Metro Manila, Bicol Region, Cagayan, Central Luzon at Southern Tagalog. At posible rin ulanin ang Visayas at Mindanao dahil hagip ito ng cloud bands. O yan yung lawak ng ulap ng bagyong Ambo. Kaya mga kapatid, ingat po sa baha at landslide at laging magdala ng mga payong. Pati mga mangingisda, pinapayuhan na po rin huwag munang maglayag. Pero may iba tayo. Ilang araw na lang, nako ito, pasukan na. Sa edukasyon, importante ang estudyante masanay sa tamang pagbaybay o ang spelling. At wala nang mas matinding sukatan ng galing sa ganyan kesa sa National Spelling Bee sa Amerika. Simula pa noong 1925, buhay na buhay pa rin yan hanggang ngayon. Ang unang-unang nag-champion dito ay si Frank Neuhauser. Ang kanyang winning word, glad you lose, isang uri ng bulaklak. Ang nanalo naman noong 2011 ay ang 14-anyos na si Sokanya Roy na inispell ang salitang Simotrichus. Ibig sabihin ay wavy hair. Ayan ha. Layunin ng spelling bee na ipromote ang pagbasa at pagsulat sa mga kabataan. Kaya tandaan mga bata, pahalagahan ang edukasyon para makamit ang inyong mga ambisyon. Para hindi ka masabihang guilty, 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 guilty. At yan ang ulat pa noon sa ngayon. Ako po si Lord De Vera.